Pagpalang araw na naman sa atin lahat. Today's video, we're going to make DIYs. Gagawa tayo ng trigger mechanism, trigger assembly ng isang unit na arms core for bullpup design. Either CO2 or PCP para sa design na to, mga kaerban, para sa bullpup design. So, gagawa na naman tayo ng isang na design ng ating converted PCP. Ipapakita ko sa inyo yung diskarte about sa pagbuo natin ng ating trigger assembly. So, tinatawag kong DIY because it's not CNC made or whatsoever na gawang tayo lang na mano-mano. Anyway, may mga power tools naman tayo pero iba yung talagang gawa ng makina. So, let's do it, mga kaergan. So, ang first step natin. So, ang gagamitin natin na casing niya, mga kaergan, yung housing ng ating mechanism. Tubular lang, 1x2 ito na medyo nakapal din. Ayan. So ito ang gagamitin natin, or kung may flat bar kayo, okay naman yun, mga kaergan, kung may flat bar kayo. At meron din tayong square bar. Ayan. First step natin, mga kaergan, we need to prepare a piece of paper para sa ating pattern. So mag-draw drawing po tayo, magiging architect po tayo sa sandaling ito. At ayan, nakagawa tayo ng drawing. Napakahirap pong mag-drawing niyan, naging engineer po ako at architect. So ikakat po natin ito. At para sa ating casing, meron din tayong pattern na papel din, karton, mga kaergan. Yan, nakat ko na siya. So, ikakat natin ito, mga kaergan. So, yan, nakat ko na. So, ito siya, mga kaergan. Yan, laging tatandaan po na paggagawa tayo, yan ang unahin natin para try natin kung okay na yung ating design. Tulad nito. Ganyan. So, halimbawa to, we need pa natin ikat yan. So, ang magiging setup niya, mga kaergan, ganito yan. Yun. Parang ganyan siya. Tapos, may rod tayo dito. Ganyan yan. Oh. Diba, ayos, mga kaergan. Ganyan. Tapos, maglalagay tayo ng spring dito. So, ayan. So, ayan, mga kaergan. Nakagawa na tayo ng ating casing, housing ng ating mechanism.
Pinakita ko yung materials na ating ginamit, tsaka ito yung spare bar natin. So, tapos na ang trabaho ng ating pattern. So, ayan, mga kergat. Dalawang gagawin yung ganito, tapos ganito. Maglalagay na lang kayo ng kanyo sa gitna. Depende na sa diskarte nyo mga kergan, pero eto, tignan nyo. Hindi ko na rin kinap yung sa kabila para ganyan yung pagkagawa. Either kung anong gustong diskarte nyo, may makuhanan lang kayo ng basis mga kergan sa video nito. Ayan. So, eto, papasok sa loob. So, ayan. Nasa loob siya, mga kergan. So, ayun. Tapos, eto. Ganyan. So, ang magiging... So, ang magiging operation ng ating mechanism sa loob. Ganito, mga kergan. Tulad din yung pinakita ko sa inyo na pattern na papel. May pin tayo dito at saka dito. So, may spring dito sa ilalim. Ganito po siya. Ayan. Ayan. So, may butas po tayo dito ah. Itinapat din natin yung... Ayan. Kung pansin nyo, may butas dito. Tsaka dyan. Tsaka dito. So, magmamarkings kayo mga kergan. Ayun, kung pansin nyo. May markings na ako dito. Hindi lang gano'ng halata sa video. Tsaka dito. Ayan, ganyan. Para sure yung tapat. Tapos naglagay na rin ako ng markings dito para sa tapat ng hammer niya. So, ganito ang magiging resulta niya sa loob ng kergan. Ayan. So, ang operation niya sa loob, ganito. Ayan. So, may pin siya dito, may spring dito, may pin din dito, may rod tayo dun, papunta sa harap na. Yun, mapapunta sa harap na. So, ganyan. So, bubutasan natin mga kergan. Papans natin.
gagawin natin sa pinya, mga Kergan, ay gagamitan siya natin ng tap para sigurado yung pin natin. Ito, gagamit tayo ng tronin nyo. Pero kung gusto nyo yung pin lang, okay lang naman. Pero ito, gagamitan ko siya ng ganyan para hindi na siya natatanggal. Kasi mostly na issue ng mga ganito eh, yung pin na natatanggal. So pag ginamitan kasi natin to, mga Kergan, hindi siya basta bumubuka o tumitiklop na ganyan. Kumbaga yung ayos niyan dyan, yung space niya, yun pa rin yun. Dahil naka tornilyo siya. Ayan. So kahit dito, mga Kergan, bubutasan natin tapos lalagyan natin siya ng giwang dyan. Kakatdang natin dyan. Para yung pin natin, ay yung rad natin, isusuot na ganyan. Isusuot na ganyan tapos i-con. So maglalak siya dyan sa loob. Ayan, para hindi mahirapan sa pagsuot-suot. Tapos ikakatlin natin yung con natin. Ito. So hahatiin natin dyan. Tanggalin natin yung kalahati para ganyan yung posisyon dyan, tapos may susot to, and then ganun. So bago natin ibuo, mga Kergan, ito yung sinasabi kong tabasan natin yung kalahati. Yan. Dito natin isusot yung rod natin ganyan. Dito natin ilalagay. Parang ganyan. So, ayan. Tapos ito, may kairagan. Ang position niya, ganyan. Lalagyan din natin siya ng guide dito. Bubutasan natin ng konti. Para may upuan yung spring natin. Dito. Ayan, para may hindi lilihis yung spring natin. So, eto na guys yung ginawa natin na trigger mechanism, trigger assembly ng ating Arms Core unit. At pwede ring i-design sa ibang unit, hindi lang po sa Arms Core. Pwedeng kumuha na ng idea dito. So sa part nito, mga Kergan, dito na tayo maglalagay ng trigger. Ilalagay natin yung panaka-trigger natin, tapos isusuot lang natin dito, tapos magpipin tayo dito sa baba. So kung gusto nyo makita talaga yung pagkabuo niya, guys, panoorin nyo yung next vlog para dito na ibubuo ko tong Arms Core na to. So, may video rin tayong gagawin para dito. Ayan. So, sensitive siya, mga Kergan. Ayan, kakasa natin. So, ayan. Ganyan lang siya. Tapos, soft touch lang. Ayan. Ganun lang siya, guys. Mahina kasi naka-silencer din siya. So, ulitin natin. Ayan. Ganun lang siya, guys. Kunting pitik lang. So, kung gusto nyong gawin, ayan. Ang ginawa natin design sa spring dito. Ayan, adjustable. Pwede mong ikutin to. Para matimpla mo yung tamang higpit. Tapos dito sa may tornilyo nya, ililihis nyo lang to ng konti, guys.
didiskartehan nyo sa paggawa ng bat, nakakanalan nyo rin yun sa kabila. Dati yung linalagyan pa natin ng bilog o linalagyan ng bilog dito tapos nagwe-welding dito, eh ngayon hindi na, para diretso na. Para hindi na gaanong maraming proseso na gagawin pa natin. So ayan, yung tornilyo niya guys doon, may tornilyo tayo doon sa loob. So ayan, abangan guys sa pagbuo natin dito. So may video tayong ginagawa para din dito, para makita nyo yung design ko dito. Ayan. So ang dinemo ko lang sa inyo ay dito, at the same time dito na rin, pero unfinish pa tayo dito. So ayan. So ito yung rod natin mga Kergan. Ayan. Didiretso siya doon sa ilalim ng offset. Dito, ito. Kung napapansin nyo, ayan. Dito. Tapos dito naman siya dadaan. Ito naman yung gagawin natin. So isusuksok lang yun dun sa dulo, yung ito, mapuputol ito. Ayan. And then magpipin tayo dito. Ayan, magpipin tayo dito. So pag kinalabit natin to, so ang magiging movement niyan mga Kergan, pagkakalabitin mo, gaganyan. Diba? Gaganyan. So, hihilain ito. Itong rod natin. So, ganun lang mga Kergan. Abangan natin yung pagbuo natin dito. Para mapunod yung kabuuan ng ating video. Para sa converted armscore natin. Na PCP.